ba ang totoo, Chelsea? Did you quit or were you at the verge of quitting? What is the story? I was at the verge of quitting na po. Dahil? Dahil we have to face it with the boy. Medyo matagal yung competition this time. Inabot siya ng 4 months. So dahil ako po, I came in here as an independent. Wala akong resources. I didn't have pera, much. Pera, in yes, other words. Financial. Okay. So dadating talaga sa point na mauubos ka. And I was almost there to quit. But because of the people who supported me. Gaano ka gastos? Magastos talaga yung pagsali. Why? Because you have to pay for your gown? Ano ang mga expenses? Magastos siya kasi ako, I come back and forth to Bulacan. Oh. So, siguro yung transportation, the dress, the makeup, everything, you have to provide it on your own. Didn't you have a team? Didn't you have a glam team? I had. When, actually, sila yung mga nag-support sa akin. When I almost gave up, they were there to support me. So, salamat kay Tito, kay Sir Manny Halasan, kay Kuya Harold, kay Doc Arnold, and kay Attorney Ron, and kay Benz. Sila yung nagtiwala sa akin. Most importantly, my mom and my dad. Hindi nila ako iniwan. Oo. At sino pa ang nagbigay sa'yo ng suporta? Kaya naitawid mo ang kawalan ng resources, ng pera? Also, because of the government, yung sa governor po namin sa Bulacan. Kaibigan natin yan. Oo, si Dan. Yes. At saka si Vice Gov yata. Si Vice Gov si Alex. Po. And all the other local government units, when dumating na po dun sa point na I had to really reach out to them. Dumating yung pagkakataon na halos wala na kayong pamasahe. Well, wala na din pangkain, po. Wala. Pang-suporta? I wouldn't say that, pero dahil meron naman pong kokoonting na ibibigay sa akin, yun po yung pinagsasama-sama lang namin just so that we can have a little food, para po maitawid ko yung outfits ko. Dumating din sa point na I had to go and find a dress sa mga online selling. Para lang makamura. Yes. Oh my God.